So ito, Viperman 150 Viperman sa mga ito. Share ko lang ito ah, yung mga nakaka-experience ng lumalagatok ang inyong makina pag nagkakambyo. Halimbawa, kinambyo mo yung ganyan. Meron kayo maririnig na lagotok. Yan. Yun, may lalagotok. So ito po yung inyong i-check dyan. Ito, itong nut na ito. Yan. Yan po yun. Yan. Nakita nyo, kumagalaw. Yan po yun. Ang size nya ay 13mm. So, gagawin nyo, luluwagan yung pinakalock nyan. And then, apat yan. Hihigpitan natin yan. Yun lang pong gagawin nyo dyan. Yan. So, yung lalagutok po, hindi po yun bearing. Ito muna po ang una nyong i-check. So, ngayon ay hihigpitan natin. So, gagamitan nyo lang siya ng flat screw para mabukan nyo yung kanyang lock. Meron siyang apat. Yung iba kasi pinagdududahan, bearing. So, dito, ito muna yung chine-check ko dyan. So, para magkaroon kayo ng idea, ito lang muna ang gawin nyo bago kayo pumunta sa susunod na troubleshooting ninyo. Itong nut na to. Kung mapapansin nyo, yan. Sobrang luwag na. So, ginawa ko lang itong video nito para share sa inyo yung mga dapat nyong i-check bago magpalit ng pyesa kapag lumalagotok ang inyong pag-arangkada. So, mabilis lang siyang gawin. Kailangan nyo na. Ang sukat po nito ay 13mm. So, ginagamitan ko siya ng ganitong tools. And then, ilalock niya na ulit. Sa pagtatanggal lang lock, ganyan lang po. Bubukan niyo lang yung pinaka-lock niya. And then, kapag na tapos niyo ng higpitan, ilalock niyo naman siya. Babalik niyo sa dati. Malambot lang naman yan. Importante po ito kasi napuputol yung inyong nut na tornilyo, tapos pwede na kayo maaksidente. So ito na yung ating finished product na tinrabaho, yan o. Hindi na po siya lalagotok. So, yung bearing naman yan, okay o. Walang kakalog-kalog. Naluwag siya kasi medyo malakas yung ating vibration ng makina. Check nyo siya regular bago kayo magbiyahe ng malayo.